pulley-assisted ng pulley-tuloy ko na. So, ang second nyo is right. So, right ang tataas nyo. Hold. 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 7,000. Relax position. Ilang reps ang kaya? Tuloy lang ng gano'n. Pag kaya nyo ng kulungan na nare-raise na itong arms, kung nare-raise na, ilip nyo utay-utay para magkaroon siya ng strength. Tapos, kung kaya nyo i-hold, kung nare-raise. Pero expected sa beginners, hindi nga. Kasi ang kaliwa ang affected ko. Kahit ako sa inyo, sa kaliwa. Ayan. Yung bubuhati nito, hindi ako magtupi. Ayan. Ayan. Wala na kaya niya. Ito adjustable pala tayo. Kung gusto niyo mas mataas pa, mas mataas ang... So, mas mataas sa pinto niyo ilagay. Pero ito, tama, master, tantanggal siya ng gamit kasi nai-utilize yung shoulder movements. Yung, kasi doon lagi natin siyang pinapaluwag. Tapos, sama na rin natin yung movement ng stretch sa likod. Yan, medyo, kung tumagal kasi nakagayaan ng hirap dun. Ibang session naman to. Pagkain dito. Cycles and repetitions. 10. Tapos gradually increase. Nagiging din lang ako ng ano. Susi sa therapy. Kung nakapag-hold kayo ngayon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Later on gawin nyo naman. Hold ng makakaya na 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,008, 1,007, 1,006, 1,005, 1,004, 1,003, 1,002, 1,001, relax. Kung may times dyan na gagalit yan at masakit, kailangan nyo, wala kang choice kundi balik sa relaxed position, okay lang yun. Basta isipin nyo next time, progress. Magdagdag tayo halimbawa ng ano, kung sumakit ng ganun count, gawin na lang natin. 10 na lang siya, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. So, relax position. Ganun lang. Ito yung progress. Hindi natin mabibigla yan. Minsan magugulat tayo, kagaganon natin. Kaya ko na pala lang hindi nakapuli na i-gaganon ko na, marireach ko na yan. Yung angle na gano'n. Ano yung tatanas ko nung kung saan yun? Yung mga to, therapist exercises. Pampaliwag, mobility. Malaking tulong sa atin yun. Yung katatamaran, parang simple lang yan. Hindi tingnan mo yung mga tao. Pero sa atin na stroke, malaking bagay na. Hindi na siya magiging magamit sa katagalan. Actually, tama yung sinasabi ni Master kung isang isang process ko ako very good na minsan maganda ng gamit hindi naman nyo pa ng reseta ng doktor ng baclofen yan, tama pero huwag kayong mag-isip na magta-tribe kayo ng matagal sa mga pain relievers. Ang tatamaan naman sa atin is kidneys natin, kidneys ang kinakatakot ko dyan kaya inalis ko agad yan, kidneys. Yung baclofen, kasi nga sa kidneys, ang napakahirap is yung dialysis. Pagka nag-malfunction yung si kidneys dahil dyan sa mga gamot na ini-intake natin, hindi ko sinabing alisin natin totally ang gamot, ha? O agad-agad. Pero in my case nga, yun nga, ang iniinom ko ngayon from ilang meds, hindi ko matandaan, 6-7 meds nung lumabas ako nung after stroke. Ngayon, ang minimaintain kong gamot, isa. Losartan, 50 milligrams, minimal. Kasi, maintenance na yon. So, naiintindihan ko naman na kailangan talaga yon. Pero, yon. Siguro naman, bago ma-hurt ng husto yung kidneys ko para ako mag-dialysis, wala na. More than 80 years old siguro.
hindi ka pa maano kung yun lang iinumin mong gamit. So yun ang bantayan natin at alagaan natin, yung katawan natin, yung binigay sa atin na second chance sa buhay. Alagaan natin ng husto. Walang ibang may alam at makakatulong sa atin ng pinakamagaling kundi ang sarili natin. Lahat ng tao na nasa paligid natin, tulong lang sila, kahit doktor, kahit nurse, kahit PT, tulong lang sila. Pinagkalob sa atin ng Diyos para tulungan tayo sila, yung mga tao na yon. Pero ultimately, ang magbibigay ng kaparaanan para tayo lumakas, gumaling, ay ang Diyos. At yung efforts, hard work natin, at yung mga natutunan natin after stroke. Yun lang po. Maraming salamat. At survivors, hinihiling ko sana na yun, pagsikapan natin yung recovery natin. Hindi na, wag natin asahan yung miracle overnight. Walang ganun. In reality, walang ganun. 40 months na po akong post-stroke. At walang ganun na napanaginipan ko na itataas ko na yung kamay ko. Kinabukasan na itaas ko nga. Hindi nangyari yung ganun. Tatawa lang ako. Pero paghihirapan mo, i-workout mo siya yan, kagaya ng ginagawa natin sa pulley. I-workout mo siya. Unti-unti may progress. Basta dapat araw-araw may progress tayo nakikita, kahit gano'ng kaunti yan. O naitaas ko ng plus 1, okay lang yun. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Hanggang sa yung progress na yun, unti-unti, sama-sama, magli-lead sa recovery. Magiging normal na po ang ating galawan, ang kilos natin. Wala na, parang hindi mo napansin, ano, stroke ba siya? Hindi. Yung pala, pag tinanong mo yung tao, napahiya yung tao, nagtinanong ka, oh, na-stroke po ako. Actually, 3 years na po akong na-stroke. Awa naman ng Diyos. Yun. Yung maikukwento nyo na yung kwento nyo ng mataas na yung self-esteem nyo dahil pinagpaguran nyo, pinaghirapan nyo, at ipinagkalob sa inyo ng Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Maraming salamat po.